Sa hilig nating mga Pinoy sa extra rice, siguradong kasama ang mang inasal sa mga paborito nating fast food, dahil sa offer nito na unlimited rice. Sa video na ito, ay kilalanin natin ang tao na nasa likod ng tagumpay ng mang inasal. Bago natin ituloy, kung bago ka sa channel na ito, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe, at paki-follow na din ang ating official Facebook page. Ang tao sa likod ng tagumpay ng mang inasal ay si Edgar Injap siya. Siya ay itinanghal noong 2011, na pinakabatang bilyonaryo sa bansang Pilipinas sa edad na 34 years old. Siya ay isinilang sa Iloilo City taong 1977, at lumaki sa Rojas City. Siya ay panganay sa tatlong magkakapatid. Si Injap siya ay kumuha ng kursong architecture sa University of San Agustin sa Iloilo City. Hindi niya natapos ito, at naging college dropout para makapag-focus sa kanyang negosyo. Sa edad na 26 years old, ay sinimulan niya ang mang inasal from scratch. Naging matagumpay ang mang inasal, at sa loob lamang ng 7 years ay nagkaroon na agad ito ng 338 branches sa buong Pilipinas. Taong 2010, ibinente ni Injap siya ang 70% ng mang inasal sa Jollibee Food Corporation, sa halagang 3 billion pesos. Dito nga siya itinanghal na pinakabatang bilyonaryo sa bansang Pilipinas sa edad na 34 years old. Taong 2016 naman, nang ibenta niya ang natitirang 30% ng mang inasal, sa Jollibee Food Corporation sa halagang 2 billion pesos. Mula sa isang simpleng restaurant, ang mang inasal ang nagbigay sa kanya ng mahigit 5 billion pesos. Ang mang inasal ay nananatili na isa sa pinakamalaki, at pinakagustong fast food ng mga Pilipino. Sa ngayon ay mayroong itong 450 stores nationwide, at kumikita ng 12 billion pesos in system-wide sales revenue sa kada taon. Bukod sa mang inasal, sinimulan din ni Injap siya, ang Injap Land Corporation, na ngayon ay Double Dragon Properties. Sa negosyong ito, ay naka-business partner naman niya si Tony Tan Kakchong na founder ng Jollibee. Ang real estate company na ito, ay naka-focus sa pagtatayo ng mga community shopping complexes na tinatawag na city malls. Ang target nito, ay ang mga maliliit na city sa Visayas at sa Mindanao. Si Injap siya din ang may-ari ng Merrymart Consumer Corporation. Ang kumpanyang ito, ay may target na masakop ang lahat ng grocery retail category, mula sa pinakamaliit, hanggang sa pinakamalaking grocery retail formats. Target ng kumpanyang ito, na magkaroon ng 1,200 branches nationwide, bago umabot ang taong 2030. Si Injap siya, ay isang halimbawa na kayang makipagsabayan ng isang probinsyano, sa mga malalaking pangalan sa larangan ng pagnenegosyo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-like. Mag-subscribe ka na din sa ating channel para maging updated ka tuwing may bago tayong uploads. Hanggang sa muli, maraming salamat!